Hello, what's up mga lods? Ngayon magbabalik na tayo at ating i-continue yung ating na-update na tutorial. So ngayon, ang gagawin naman natin is yung validation ng form. Yung gagawa muna ako ng database, yung table, para dito sa apat na full name address, email address, saka password. So gagawa muna tayo ng database. I-create muna akong database para sa kanya. X ko lang itong CDN na ito. X lang natin yan. Tapos, click tayo. Click lang yung database. Click lang yung database na yan. Tapos, pangalan ko lang ng sample. Management. Yan. Create. So, meron na tayong database. Ang pangalan database natin is sample management. Then, ang pangalan natin sa table is user o table user na lang. Users. Ayan. Tapos, 6 ko na lang. Tapos, users. User ID. Gawin natin yung primary key. Click lang natin itong check lang natin yan. Tapos ano bang pangalan yan? Full name. Next is address. Sino natin na ayano natin yung tamang spelling talaga. Email. So, huwag na kalimutan subscribe mga lods ng aking YouTube channel. So, marami pa akong tuturong tutorial about hindi lang itong ginagawa ko, hindi mag-step up tayo sa Laravel. So, tatapusin ko lang to para mayroon kayo matutunan. Password, bar chart lang natin. Set lang natin sa bar chart. Tapos, yan. Tapos, mag-decorate lang ako siguro dito ng rule. Text ko na lang siya. Kasi malalaman natin yung user kung siya by admin. Kasi gagawa tayo ng magkaibang dashboard. Dashboard para kay admin, dashboard para kay user. So, user ka, papasok ka sa user na dashboard. Kung admin ka, kay admin na dashboard ka na papasok. 255. So, subaybayin nyo to. Marami kayong matutunan dito. So, kung na-master nyo to, pwede na kayong siguro tumalan sa Laravel. So, medyo lang itong mastering ng aking ginawang video. Sa rule. Yun. Maglalagay pa tayo siguro dito. Susunod ng status. Siguro, ito lang muna. Save. Click save. Meron na tayong apat po yung address. So, yan muna. Create na tayong database. Next natin is nagawa na tayong validation. Gusto ko i-validate yung field na to. So, kung papansin nyo kasi, wala pa tong validation eh. Kitrate mo tayong validation para dyan. Function. So, ang nilagay ko lang is, ano siya? Is valid. Is valid. Full name. Tapos, ilagay lang ko lang siya. Nagawin kasi natin ito ng validation yung part na yan. Ngayon, magbabara ko. So, ituturo ko sa inyo advance ng validation ng form. So, ito kasi almost ginagamit kong validation para sa form. So, ano natin yung pattern na to. Dito sa pattern na itong gagawin na to is i-detect niya kung kapi-filter niya kung kunwari, yung field na to is puro ano lang ang ilalagay mo is puro character lang. So, hindi ko makita yung symbol na yan. Wait lang, hanapin ko lang. So, nasa 6. Yan. So, ayan yung ating, ano, tapos lagyan lang natin ng ganyan. Kailaan. Tapos, lagyan mo natin ng plus, tapos, ano, dollar sign. Yan, ganyan. Tapos, ilagay na natin dito yung ating A to
Z. So, malit mo na. Kasi character naman yung ilalagay doon sa ano. Sa full name. Excuse me. Tapos A, na malaki. Tapos Z. So, puro character lang, diba? So, next natin is step is bar. Mag-create ulit tayo ng bar. Tapos, kunin lang natin itong full name. So, ito na lang siguro yung full name. Bar full name. Tapos, anong nangyayon natin is yung ID. Yung ID nun. So, full name. Lagyan na natin ng hashtag. Tapos, equals to full name. Ganyan. Tapos, not equals. Tapos, ganyan natin. Ganyan. Wait lang. Error siya. For me, sorry, department. Wait lang. So, ang ano pala muna natin is val. Ayan, sorry. Dot val. Dot val. So, ayan muna. Tapos, condition tayo. Kasi naglagay tayo kanina na ano. If, kasi pattern na to. If, pattern that test, so advanced na validation ito. Tapos copy lang natin to full name yan, lagyan lang natin sa test. Tapos mag ano lang tayo ng end. Tapos paste ulit natin dito yung full name. Tapos yan at equal to empty at equal to wala. Tapos yan lang natin is i-copy lang natin to. Copy lang natin yan. Yan. That is remove. Remove class. Ayan lang natin. Tapos, is invalid. Papaliwanag natin yan. Yung is invalid. Tsaka add class. Add class na to. Is valid. So, meron na tayong ginawa. Tapos, anong susunod natin? Copy ulit natin to. Copy ko lang to para hindi na ako mag-type. Tapos, ilagay lang natin dito yung if name. So, call name na ibig sabihin yan. Error. Maglalagay ako dito ng span. Lalagay muna ako dito ng span. Kasi dito ko ilalabas yung message kapag error. So ayan. Tapos .css. Tapos ano na natin ng ganyan. Dito natin ilalagay yung CSS. Lagyan natin ng color. So color green kapag hindi na empty yung field natin or may laman yung field natin. Con size na lang natin siguro is size is siguro gawin natin kung size natin is 14 pixel. Next natin is yung display mo natin. Display plus 2 none. So ayan, meron na tayo dito. Ligyan na natin yun. Tapos i-ano na natin. So i-re-return natin sa true. Return natin sa true kapag may laman na yung ating mga field. So mag-else ako. Else if. Tapos kung ang department na to, department, sorry, yung full name na to, If the full name equals to empty again, then ganyan lang. So, pwede nyo itong gamitin validation na to sa gagawin niyo. So, ipopost ko lang to sa GitHub yung ginawa ko. So, $. So, pwede na natin ito i-copy siguro. Part na to.
copy lang natin dyan para hindi maano yung code natin. Remove is invalid, is invalid pa rin. Ganyan pa rin naman yung ating ano, gagamitin. So dito is invalid. Tapos dito is valid. So nagbaliktaran dito kasi nauna yung invalid. Is tapos dito is valid. Dito naman nauna yung is valid tapos dito is invalid. So yun yung ano nila. Tapos ano lang natin dito is magdollar sign ulit tayo. Call name. I-display natin yung anong error. Display natin yung error pala. So, i-display natin yung error doon sa span. Required. Required call name. Required call name. F name. Lagyan natin ng E. Sorry. Ibig sa F name, call name na lang yung considered nyo na call name. So, ayan. If is call name is press to empty. So, ayan. Tapos, magkakaroon ulit tayo ng ating CSS. Ito, copy lang natin yung CSS natin. Tapos, paste lang natin dito. Ayan. Paste lang natin dyan. Ating CSS. Then, magiging ano na yan. Doon kasi sa taas green pala to, tapos dito red display, so wala na tong display na to, hindi na tong wala na yun. Tapos pwede natin yan, pwede na. Tapos next natin mag-else na lang tayo, makabay validation natin, ano pa lang yan ha? Para sa call name pa lang yan, so else, so copy ko lang to ulit. Copy lang natin yan. Yan. Tapos, call name is remove class. Tapos, is valid. Tapos, is invalid again. Tapos, ayun nga. Please. Copy ulit natin to. Copy ulit natin yan. Sasabihin natin, i-guide natin yung user na ang input dito is please required in please input na lang, sorry. Please input character, character only. Yan. Please input character only. Tapos lagyan ko lang siguro ng space kasi may mga, siyempre may mga space na yung pangalan, di ba? Please input character. Tapos lalagay ko na ulit yung ating CSS. So yung yan yung part na yan. Tapos display natin as a block. Yan. So ang haba ng ating validation para dyan, di ba? So yan, ganyan natin ng ganyan. Sa palang yan, sa palang yung validation. Tapos kukopyahin ko to, lagay ko lang dito sa ating haba kasi niya. Yan, ito yung panapos niya. So, ilagay ko lang siya dito. So, test natin muna. So, pag inano ko siya, is token at natin yung ating green. So, color green. Tingnan natin yung ating error. Sa color green. It means that invalid. So, dito daw tayo error. That CSS. So, mayroon tayong error na mayroon siyang error na pinakita. Dito sa part na to. Sa color dot. So, ano kasi yan? Dapat ganito pa kasi magkakadugtong yung mga yan eh. Ganyan muna natin. Ito. So, test natin. Ilagyan kasi natin ng
So, tingnan natin sa console, tapos click natin. Kung papansin nyo, nag-validate na siya, di ba? Required call name. Pero, paano kung naglagay ako ng number? I-accept niya ba yung number? Kasi, ang validation natin dito is, dapat, ayan, ito, yung pattern natin is, dapat ang ilalagay lang niya dyan sa partner is character with space or eh, kung niya yung space mo, yung gusto niya. So, character ang ilalagay natin. So, naglagay ako ng number. I-accept niya ba? Hindi. Hila ko lang. So, dapat pag i-message siya na, please input character. So, naka-green yung aking. Dapat naka-red to. So, yan. So, natin. So, click ulit register, tapos naglagay ako ng number, tapos click yung register, please input character only, diba? So, pag nag-input na ako ng character, si John Duo, dapat i-accept niya na yun. O, napansin nyo, yun. So, ito, so, mayroon na tayong validation para safe yung ating data na i-input dito sa field. So, ngayon, ang gagawin natin is kakopy lang natin to sa iba. Dahil yung ito is part pa lang to ng full name. Copy ko lang. Para kay full name pa lang to. Tapos ito is sa address. Para naman to sa address. Tapos, copy ko na lang tong address na to. Gagamitin kasi natin ito mamaya. Yan. Tapos, required. Public address na lang. Next is, please input. Character with number o ganun character number ganyan lang number special ka special please input character number number special character please input it. Ayan. Tapos yan na natin gagawa tayo ng span para sa kanya span tapos ano na natin is address lagyan na natin siguro address so, copy ko lang yung address na yan so lagyan ko lang dito sa hold ko lang yung control, hold space ko dyan, tapos ito address din to yan address oops wait lang, bakit dito naglagay na dito pala sa baba, sorry so yan, address at name, nalagay ko sa taas tuloy so, control tapos click ko lang paste ko na lang dyan yan ang pait na dyan, diba ito na natin, hinighlights ko kung mayroon pa ba natira ayan, this character tapos test natin, kasi puro character muna nilagay natin so, dalawa na sila mayroon, pero pattern for address validation so, reject meron siyang so, ganito yung parang ano niya binigay so ayan, ganyan, ganyan daw ang ating
So, pwede kayo mag-search sa Google for address sa ganyan yung binigay. So, nagkano ako ng character, pero wala doon sa validation. Mapapansin nyo, ayun na. Please input character number. So, wala kasi akong nilagay na ano dito na na pwede umaccept ng ganyan. Diba? So, try natin, naglagay tayo niyan. Kung i-accept niya na itong sa address. So, napansin nyo, in-accept kasi naglagay tayo ng ganyan. So, nakokontrol natin yung field na to. So, yan, meron na tayong full name. Tapos, meron na tayong validation para sa address. So, next natin is yung ating email naman. Gawa lang tayo ng span para kay email. So, email na lang natin. Yan, meron na siyang span. Tapos, pagawin natin to. Email. Tapos, copy na natin to sa baba. Kasi gagamitin nga natin to mamaya. So, yan. Tapos, lagyan natin ng email. Lahat na siguro babagoy natin. Control. Hold control. Tapos, yan. So, paste. So, yan na. Paste required email address. Tapos, please input unique email address. So yan, test muna natin. Magana na yung tatlo. So, please provide. So, tingnan natin bakit hindi man yung nag-red yun. So, naka-itmin kasi, sorry. Wala na ba? So, tingnan natin ulit. So, ayan. Please, require email address. Pero, pattern for email. So, tingnan natin. Ayan. So, mayroon siyang ganito. So, ganito binigay sa atin. Ayan. Yun yung pinaka-pattern niya na binigay. So, copyin na natin. Ayan. So, ayan. So, ito. At, so, dapat, pwede siyang umaksip ng at. Wait lang, hanap pa tayo. Parang, hindi tama yung ano. So, ayan. Hindi natin. Try na lang siguro natin copy yan. Ayan. So, test natin. So, naglagay ako ng tapos ganyan. Please input unique email address. So, naglagay ako ng ganyan. Please input unique email address. Naglagay ako ng character. Tapos, nag-number. Pansin nyo, please input character only, di ba? So, ito, naglagay ako ng bara-bara. So, naano naman siya. Kasi, umaccept yung ng number dun eh. Tapos, dito, San Mateo. So, kung natin may accept San Mateo, tapos, John Duo. Yan, accept niya. Dito, hindi niya in-accept, di ba? So, kung si John .com, tingnan natin kung na-accept niya. So, accept niya. Kung tatanggalin ko yung ganyan, so, pansin nyo, hindi niya in-accept, di ba? Hindi niya in-accept. So, pag ginan natin ng ganyan, is accept niya na yung ganyan.
di ba? So mayroon na tayong validation sa tatlo. So next natin is password na lang. So i-copy na lang siguro natin itong sa address. Yan na lang yung siguro yung ano natin. Same na lang natin sa address. Tapos please input, please required password. Tapos please i-call ko yun. Yan na lang muna. Tapos yun natin ang password. Tapos copy lang natin yan. Tapos paste natin dito. Tapos maglalagay tayo ng span para kay password. Copy natin yan. So huwag nyo kalimutan subscribe yung aking YouTube channel mga sir. Yun lang yung tulong nyo sa akin. Tapos lagyan natin ng pass. Yun na lang siguro pass. Ayan. So para meron tayong gagamitin. So iano ko naman ito eh. Ilalagay ko sa GitHub para ma-download nyo. So ayan, password, pagluhan lang ng password at babaguhin ko, highlights ko na lang. Damay na miss ako, anong yun na lang, pero pass lang ko sa error. Tapos password. So ayan, tingnan natin baka nang may na-miss out ako. Ayan, test lang muna natin. Required password. Ayan. So mayroon na tayong validation sa apat na field na to. So try natin dyan, duo, pero naglagay ako ng number. So papasin mo, please input character on level. Tinanggal ko si tinanggal yung number, accept yung character na may space. Tapos San Mateo, San Mateo Rizal, accept niya. Tapos dyan gmail.com, accept niya to. Pero kung tinanggal ko yung ganyan lang sined mong ano user, so hindi niya i-accept, dapat may .com. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yun, goods, mayroon na tayong validation para sa firm. So ikakat ko muna yung video saglit. Abangan niyo yung ibang kadugtong nito. Okay, mga, at huwag niyo kalimutan yung subscribe. Sir.